Energy na ba ang lahat? Lagi, lagi! Cheers, Miss Jabaglita! Same, 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 pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagdawag mong sabihing radyo! Sabihin mo! Energy! Bakla, yes. Kamusta ang iyong, alam mo yun, na pagbabakasyon, todo? Succulent. Oh, wow! Wow. Nakaano ka ba? Nakapaningil ka na ba ng mga paupa? Hindi nga, Mari. Eh, yung mga parcel. Wala. Ay, Mari, pwede mo pasalamat muna ako. Sige, go. Yes, maraming salamat muna sa Hungry Pare, sa Nail File Salon, ayan, mamaya na yung iba. Oo, Nora. Talaga mamaya na yung iba. Kasi di pa tayo nagpapakilala. No, nakakaloka. Oo nga naman. Siyempre, sa lahat pa rin muna, kabubukas pa naman na mga radyo, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito na ang Baklitas! Woo, woo! At syempre, yun na nga, hindi ba? Syempre, since nagpasalamat ka na, gusto ko rin magpasalamat sa bumubuo ng Bingo Plus and Arena Plus for inviting us last Saturday. Yay! Dyan sa may SM Sky Dome, lalong-lalo na kay Sir Chan. Thank you very much, Sir Chan, of course, sa Bingo Plus and Arena Plus. Dahil tinupad nila yung pangarap naming makitang muling si Piolo Pascual. Ay, talaga. Pero ang nakakaloka nito, ano, Mare? Diba kasama ko si Sheena, si Jimbo, ako, si Ma'am Lida. Ang nakakaloka dito, Mare, bakla ako. Si Sheena, babae. Nung nakita ni Jimbo si Piolo, hinawi kaming dalawa ni Sheena, diba? Naloka ako. Nakipag-picturean siya kay Piolo Pascual. Yun ang nakakaloka doon. May solo pic sila, diba? Nagpa-selfie siya. Sabi at ang ko hindi ko matanggap ba doon, kami yung hinawi. Talagang nakakaloka. Kasi sabi sa inyo, ang Baklitas magiging tatlo na. May dalawang baklang pure grown bakla. At isang, alam mo yun, patubo, pasibol. At maduming bakla. Si Piolo. Maduming bakla. Si Piolo lang pala makakapagpalabas ng iyong katauhan, Jimbo. Nakakaloka. Kaya pala iba yung himas niya kay Toby. Nakakaloka yan. Anyway, salat pa din po ng mga nakatutok sa atin. Of course, sa ating Facebook Live. Road to 1 million followers tayo, Mari. Diba? At syempre, araw-araw pa rin, tuloy-tuloy pa rin po ang ating Super October Tunog Perang Pamimigay ng kwarta araw-araw, 1,000 pesos a day. At syempre, sa ating Pangash and Pangcash, diba? Oo. In line with the 25th anniversary yan, Mari, ng Energy FM. Ay, bongga naman ang Energy FM. Long celebration niya, pamimigay. Ilang years na tayo, Mare? 25th. Grabe. Diba? Silver anniversary. Nakakaloka yan. Hindi tanso. Correct. Eto na nga, kung tayo ay magse-celebrate ng ating anniversary. This coming Friday, ayan, October 13, sa darating na Sabado, medyo nakakalungkot na part, Mare. So, hindi nagse-celebrate yan? Ha? Hindi. Ay, parang nga, medyo nalulungkot in a way, pero naghahanda dahil sa darating po na Sabado ay magsisimula na po ang suspension. Hello? 12-day suspension ng Showtime. Hala, diba? Bakit? Tinanggap na nila wholeheartedly. Whole-heart yun. Wholeheartedly. Iba'y narinig ko. Buong puso! Buong puso. Diba na nakakaloka? Buong puso at hindi na sila umapila pa sa Office of the President. Bagkus ay tinanggap na nila ng buong puso at nagpapasalamat pa rin sila sa lahat pa din ang kanilang mga madlang people supporters na alam mo yun, na patuloy na sumusuporta sa kanila despite of mga nangyari sa kanila. Pero eto nasagap ko, Mari. Anong nasagap mo, Mari? Mukha din yatang sa Sabado magsa-start ang It's Your Lucky Day na kung saan nga naman ang pansamantalang programa daw na papalit sa Showtime na iho-host ni Luis Manzano, Melay Cantiveros at Ruby Domingo. Oh.
Diba? Kumbaga parang pangtapal lang. Correct. Doon sa 12 days na ito, Mare, na mawawala sila starting Saturday kasi magbabalik sila October 28. Pinaghahandaan nila yung kanilang pagbabalik. Ay, talagang malalang production number 2. Alam mo naman, diba? Ang showtime, usually kapag kami mga ganyan, pagbalik nila may mga pasabog. Laging milestone. Diba? Ano, nakakaloka. Kaya nga naman, in a way, oo, marami nalulungkot sa nangyari. Pero syempre, bilang tao, tinanggap na lang din nila na nagkamali, may pagkakamali man. Oh. Although syempre alam naman nila na wala naman silang nilabag, but still, 'di ba? Kung sa tingin ng mga nasa nakaupo sa pwesto at nasa ahensya ay may pagkakamali sila, buong puso na nilang tinanggap 'yon. Kung kaya't magsisimula itong October 14 ang kanilang suspension. Tanong ng ibang netizen, Mare. Buong puso kayang tinanggap o dahil hindi sila kampi sa kasalukuyang gobyerno? Alam kaya mo, no choice sila eh, diba? Kasi alam nilang masisipa din yung kanilang ano. Actually, yun daw. Yun ang nasagap ko din, Chika Mare. Kaya hindi na rin sila umapila dahil patatagalin pa nila ulit na another 15 days tapos ang ending, diba? Ganun din naman ang kakahantungan nun eh. Bakit hindi na lang na natin tanggapin yung ano? Sige, okay na. Tanggap na namin yan 12 days na yan. Pero Mare, gusto ko lang palakpakan muna ang ABS-CBN at ang GMA. Oo. Kasi yung staff ng Showtime, sila din ang staff na ano na parang bubuo dun sa It's Your Lucky Day. Correct, di ba? Kumbaga parang walang mawawala ng trabaho. Magpapahinga lang yung mga host for 12 days na ito. Habang nagpapahinga sila, of course, naghahanda sila sa malaking pasabog na kanilang gagawin sa October 28. Yes. Diba? Wala, parang pandemic lang to. Nakakasad. Pandemic nga nalampasan ng It's Showtime. Correct, di ba? Ano ba naman yung 12 days? Hindi naman natin mararamdaman yan. Pero siguro, di ba, maganda na rin na senyales to, Mare, kasi nga, di ba, na para bang pagdating ng mali natin, after October 28, yung tatlong binanggit nating host, although ayaw pa nilang magsalita. Ayaw, marami na nagtatanong kay Luis Manzano, pero ayaw din niyang magbigay ng comment tungkol doon sa It's Your Lucky Day na ipalalabas nga raw sa October 14 sa pagsisimula ng suspension ng Showtime, diba? Kumbaga walang gustong magsalita tungkol dito. Bukod sa pagtanggap nila, Mare, ng kanilang suspension, may mga karagdagan bang inilabas na bagong oo, ano? Oo, habang may hala ka, Mare. Oo nga. May manok, may hala. May karagdagan bang mga bagong pahayag sila, may vice? Wala, hindi na sila nagbigay na kahit ano komento. Bagkos ay naglabas ang official statement last October 6, ang ABS-CBN na buong puso na nga nila itong tinatanggap, yung kanilang suspension, kanilang haharapin. At nagpapasalamat pa din sila sa madlang people sa walang sawang sumusuporta sa kanila. Eh, balibalita ko, Mare. Ito, hindi naman natin sure kung totoo ito. Itong suspension daw, during the suspension ng It's Showtime, itong si Meme Vice Ganda ay talagang bakasyon grande. Parang gagawin. Nagsimula na nga eh, di ba? Nagbakasyon na sila kasama ng kanyang nanay. Di ba? Sa Bora ba? Niya sa Sorsogon. Sorsogon. Diba? Sorsogon kung saan sila nag-celebrate. Napalayas ang bandang Kamikaze. Correct, di ba? Alin sila, Meme? Hindi na palayas. Kasi nag-celebrate talaga sila. Hindi kayo yun ang dahilan, Mare, kaya sila nasa Sorsogon. Bakit? Kasi naalala mo, di ba sinabi ng governor na ipapalit ko si Vice Ganda at saka si yung Star Jeronimo sa sa Kamikaze. Oh, di ba? Malay mo sa segue ng racket doon si Meme. Correct, di ba? Eh, at sabi pa rin tayo, Mare, na sa kabila ng suspension at ng mga gulong ito, nakuha ng Showtime na tanggapin correct, na lang diba? Ang decision. Well, maging masaya na lang din tayo kahit papaano. Ulitin lang din natin, ha? Yan. Ito ay kuru-kuru pa lamang dahil malakas ang usapan tungkol doon sa ipapalit na It's Your Lucky Day ni Luis Manzano. Nakakaloka. Eh di kung hindi natuloy yung It's Your Lucky Day, not your lucky day. Correct. Don't push your luck. Better luck next time. Bawi next life. Ganon. Uy, bawi next time. Malakas maka Malakas maka sex bomb. Laban o bawi next tama, life. Tama, di ba? Anyways, siya po muna nagtatapos ang ating chikahan for today's video. For you. Oo, sa aming pagbabalik si Tita Cora na makakasama nyo dahil kailangan ko lumipad. May meeting kami. Energy! Di ba? Nagbabadali ka na nga talaga. Nagbabadali, di ba? Energy na ito. Meron kami meeting. Ayan na kung saan kasama po natin ang mga bossing ng Energy FM. Kung kaya nga pansamantala nga ako yung magpapalala.
alam at makakapiling nyo si Tita Cora hanggang yes. mamaya yan. At antabayanan nyo ang mahiwagang tunog na iparirinig ni Tita Cora. Tururu. Ayan, dahil huhulaan nyo yan sa programa ni Gandang Cara. Correct. Ay, mahulaan kayo't mayroon kayo mag, alam mo yun, mag, magkaroon ng chance manalo ulit ang 1,000 pesos. Well, malalaman natin yan in just a short while. Correct. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas. Woo, woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating dugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Hanggang huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Energy!